Maganda po yung talakayin po natin. Excited po ako sa gagawin ni Lord sa buhay natin ngayong gabi, no? Kaya tutok lang po mga ka-DST, at importante po itong word ni Lord sa buhay natin dahil ito po ang direksyon. Dito tayo humuhugot ng lakas, kaya tutok na po, ano ho? At mahalaga po mga kapatid na para makasabay po yung mga kakay natin, kakilala, kamag-anak, kapatid, no? Kahit man san sila lupalop ng Pilipinas o ng buong mundo, yes, no? Ay maganda ho, ay naisi-share po natin ang good news, hindi ang bad news. Alright, kaya sige po, share po muna natin ito para sila rin po ay makasabay sa atin, no? Malay nyo, di ba? Habang sila ay nandun sa part ng US, UK, no, basta lahat may U, no? Ay makasabay po sa atin, makasabay po dito sa ating live streaming. Thank you po sa pag-share natin. Ready, go! Share! Right post! And then post! Alright! Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Well, ang talakayin po natin ngayon, ano po, para sa iba po na katututok lang, may pamagat na no broken promises. No broken promises. Alam ko marami na hong nangako sa atin, marami na hong mga taong lumapit sa atin, nangangako, no? Parang mga politiko. Yung iba po ay hanggang pangako lang, no? Yes. Pero maganda po pagka si Lord ang nangako, sisiguruhin niya talagang lahat ng pinangako ng Panginoon ay magagawa niya po sa buhay natin, no? Well, in fact, alam po natin yan, more than 8,000 promises in the Bible at walang nag-fail doon, no? Grabe yun, ha? Tayo, isa, dalawa, hanggang 10 na, sige, sabi mo ng 10 promises. Pero karamihan doon hindi nagawa, di ba? O di kaya sabihin mo na lang, kalahate. O sige, sabihin mo yung 10, nagawa mo. Pero si Lord, 8,000 promises lang naman. Di ba? Imagine ikaw, kung ikaw yung merong 8,000 promises na pinapangako sa buong mundo, si Lord lang ang pwedeng gumawa niyan. Amen? Mm-hmm. Kaya, well, kaya maganda po itong talakay natin ngayon. If you have your Bibles with you, Romans chapter 4. At kung wala man, narito po sa screen natin. Sabayan po ninyo ako sa pagbasa. Romans 4, 16 to 17. So the promise is received by faith. It is given as a free gift. And we are all certain to receive it. Whether or not we live according to the law of Moses, if we have faith like Abraham's, for Abraham is the father of all who believe. That is what the scriptures mean when God told him, I have made you the father of many nations. This happened because Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Panginoon, pagpalain niyo po kami ngayong gabi sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. Mangusap po kayo sa puso namin, and Holy Spirit, please guide us. Illumine our minds and thoughts tonight, yes. Lord. Pagpalain niyo po lahat ng mga nandito po sa DST, lahat yes. ng talagang masasabi ko, Lord, nagbibigay ng panahon para sa amin pong dasalan, pakikinig, pag-aaral lang yung salita. God, pagpalain po ninyo. Agree. Dahil promise niyo po yan, Lord. Your burden is light. Yes. Gagawin yung magaang lahat, Panginoon, sa mga taong inuuna kayo, Lord. Sa mga taong talagang, Lord, nandun po ang tiwala sa iyo. Gawin niyo pong magaang lahat ng kanila pong mga problema, kanila pong mga inilalapit sa iyo ngayong yes. gabi. And we thank you, we bless you in Jesus' name. Amen. Amen and amen and amen. Well, paano natin makukuha yung mga promises ni Lord, no? Imagine, more than 8,000 promises po yun. Kaya ho, napakahalaga po yung magbasa tayo ng Bible kasi dyan nandyan yung mga promises ni Lord. Yeah. Wow! No? Kung yung iba nga, grabe, kung makatutok sa Netflix ngayon, series pa.
Ako po, wala pa ako napanood na series eh. Dahil parang ayoko ng may series yung duktungan. May time na manood, may time na mag-FB, may time mag-YouTube. Pero bakit konti at walang time sa Bible? Paano mo matatandaan yung mga promises ni Lord, di ba? Buti na lang hindi ikaw yun. No? Type mo nga yan, yes. Buti na lang hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Yung katabi ko, di ba? Kaya mga kapatid, mahalaga po, mahalaga, alam mo yung, ano ba yung promise ni Lord sa'yo? Di ba? Yung matatandaan mo lang, ha? Wala mo ng lingunan sa Bible, ha? Wala mo ng, ikaw personally, ano yung promise ni Lord sa'yo? Natatandaan mo lang. Yung pag nag-pray ka, naalala mo yung promise ni Lord sa'yo. Right? No? Type mo nga dyan, ano yung, isa lang, ano yung promise ni Lord sa'yo? Kasi hindi naman tao nag-promise sa'yo yan eh, si Lord. Imagine mo yan, ha? Kung yung tao, eh baka umasa ka lang, no? Paasa. Pero si Lord hindi paasa. Gagawin niya yung mga pangako na yun. Amen. Amen. At dito po, tinuturuan po tayo ngayong gabi, paano mangyayari yung mga promises na yan? 8,000 plus nga promises yun eh. Paano mangyayari yan sa buhay natin? Alright, paano mo marireceive ang promise ni Lord? Una, sabi po ng verse 16, so, the promise is received by faith. Uh-huh. Ay mo nga dyan, promise is received promise by faith. Promise is received by faith. Yes, no? Una po yan, importante yan ha. Marireceive mo yung promise by faith. Kaya kung ikaw may faith ka ngayon, congratulations. Dahil lahat yung mga promises na yan, mangyayari yan sa Lord. Yes. Wow, no? Imagine. Yes. Wala pang sablay si Lord. Type mo nga dyan. Si Lord walang sablay. Si Lord walang sablay. No? Hindi kagaya nung nausong kanta, hari ng sablay. Bakit puro sablay eh? Si Lord kahit isa walang sablay, no? Yes. Kaya mahalaga lang ano ba yung faith natin? Sabi po ng Hebrews 11:1 doon sa mga may faith, faith is the confidence that we hope for will actually happen. I like that. Yeah. Wow, no? Teka muna, basahin natin sabaw-sabaw to ha, para malaman nyo dun, lalo dun sa mga may faith dyan. Okay? Basahin natin. Ready, go! Faith is the confidence that we hope for will actually happen and give us assurance about things we cannot see. Una, kapatid, mangyayari daw yung inaasahan natin. Kaya type mo nga dyan, mangyayari talaga! Mangyayari talaga! No, mangyayari talaga yung mga prayer natin, yung mga promises ni Lord, mangyayari yan, kapatid. Yes. No, at yun po ang maganda sa Panginoon dahil hindi ho basta-basta yung nangako sa atin. No, at mamaya po, malalaman niyo pa kung ba't mangyayari yan. No, una, binigyan ho tayo ng definition ng faith. Meron tayong confidence na mangyayari talaga yung mga prayers natin, yung mga requests natin. Mangyayari yan, ha? Amen. Makinig ka sa akin, maigi. Mangyayari ang prayer mo. Mangyayari ang inaasa. Yes. Yung mga yes. promise ni Lord sa'yo. Mangyayari yan. Ay, my yes. goodness. Agree. No, kaya, mga kapatid, tama itong ginagawa natin kasi hindi po tayo nag-aaksaya ng panahon dito. Hindi po ito parang, you know, para masabi lang na nag-pray tayo, para masabi lang na, you know, pampawala ng pagod, ganyan-ganyan. Pero kapatid, kung meron kang inaasahan talaga kay Lord, no? Kung meron kang inaasahan na malaki kay Lord, amen? No? Kung yes. ikaw yan, sabihin mo, amen! Amen! Amen. No? Type mo dyan ng big amen. Alright, no? Kung ikaw yan, may inaasahan ka kay Lord, gusto kong sabihin sa'yo, mangyayari yan. Amen. Yes. Ang kailangan lang po natin, anong klaseng faith ba yung, ako, mga po ako kay Abraham eh, kasi, yung faith na hinahanap dito, kapatid, hindi yung faith na pasulpot-sulpot lang. Alam niyo po yun. Hindi yung faith na putol-putol. Hindi yung faith na pagka walang problema, may faith. Pag may problema na, nawawala na yung faith, di ba? Ang tawag po na kagaya ng faith ni Abraham ay unwavering faith. Ito po yung inaanap ng Diyos sa atin. Type mo nga po dyan, unwavering faith. Unwavering faith. Sabi po ng Romans 4:20,
Now I understand kung bakit po talaga pinagpala ng Diyos si Abraham. Bakit yung mga promises ng Panginoon kay Abraham nangyari yan? I will make you into a great nation, no? You will become famous, no? You will become rich. Lahat ng mga promise na sa Genesis chapter 6, lahat 'yun nangyari po yun kay Abraham. Wow. Amen. Imagine. Naniwala, nagkaroon lang po siya talaga ng faith. Dahil sabi rito, Romans 4:20, dasahin po natin sabay-sabay. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this, he brought glory to God. Wow! Oh, stay there. Mga kapatid, tignan niyo po ha. Abraham never wavered in believing God's promise. Unwavering faith ang tawag ko. Wow, unwavering faith. Sa Tagalog, kapatid, hindi nag-alinlangan. Walang pag-aalinlangan. Imagine niyo ha, 75 years old nung sinasabi ng Diyos yan kay Abraham. 75. Kailan nangyari yan? 100 years old. Si Abraham hindi raw ho pinanghinaan ng loob. Lord, 100 na ako. Baka naman. Imagine, kung ako si Abraham, medyo, sorry ha. Di ba? Papasok din sa iyo yung doubt eh, di ba? Pero, nga po ako dito sa mamang ito, mga kapatid. Talagang hindi nagbago yung faith. At kung si Abraham, akala nyo, hindi siya dumaan sa mga problema, ay, babanggitin ko po sa inyo yung mga pinagdaanan ni Abraham. Kala natin kasi si Abraham parang sumunod lang kay Lord, walang problema, ayos lang, no? Chill lang palagi, di ba? Hindi ganun. Grabe po ang pinagdaanan ng mamang to, si Abraham. Ang dami yung pagsubok because I know God is a God of testing din, di ba? May testing talaga darating sa atin. Pero tignan niyo po mga kapatid, hindi po nagbago yung faith niya kay Lord. Ikaw ba naman? Sige nga, agawan ka ng asawa, papayag ka? Di ba? Walang pwedeng umagaw dito sa ganitong kaganda, di ba? Akin ka, no? Biglang ganun eh, no? Sige, agawin yung asawa mo. Di ba? Masakit yun. It hurts. Inagaw nga lang yung boyfriend mo, umiyakan eh. Lalo pa kaya yung asawa, hello. Nagaw lang yung girlfriend mo, humawa ka na. Di ba? Asawa pa kaya? Ganun po naranasan ni Abraham. No? Inagawan ng asawa, naku po, talaga naman. Hindi lang po yan. Famine ba? Gutom ba? No? Dumaan po sila din sa famine. No? Actually po, sa Israel, pag sinabing famine, nakakamatay po yun. Talagang as in, wala kang mabibili. Kasi, ang context na natin ngayon, may 7-Eleven, no? Merong, ang dami na pong mga store na maliliit dyan sa tabi pa tabi. Lalo pa ngayon, di ba? Nagsulputan ng napakaraming store. Noon po, pagka-famine, wala kayo. Mamamatay ka talaga sa gutom. Kaya nga, noon, talagang, nang wala na makain, yung mga anak na niluluto eh. No. Oo, di ba? Kaya iniisip ko rin yan. No. Bukas si Prince Lechon, di ba? Si Kelly, ano gusto nyo? Caldereta? Joke lang. Well, ganun po yung pinagdaanan ni Abraham. Iniwanan ng kamag-anak. Iniwanan ka rin ba ng kamag-anak? Si Abraham din. Maraming umiwan sa kanya. Eh, lalo pa yung masakit yung kamag-anak niya. Kaisa-isa na nga lang. Pamangkin niya pa, di ba? At yung pamangkin niya, kinidnap din. Di ba? Ang dami yung pinagdaanan. Itong pinakamatindi. Ito na, pinakamatindi. Yung i-offer mo yung anak mo kay Lord. Sige nga. Di ba? Kaya natin yun. Pinapa-offer yung anak mo. Offering nga lang, tumatakas ka na. Nako po! Tights ka lang, hindi po mamaibigay. Nako po! Di ba? Tinatakasan mo na si Lord. Nako po! Paano ba kung, di ba? Eh sa akin, wag lang magsalita si Lord. Talagang pag sinabi niyang i-offer mo si Gail. No? Yun, pwedeng-pwede na, boss. Buti na lang, praise God. Wala tayo sa panahon doon, di ba? Kaya si Abraham, kapatid, bago ito pinagpala ng Panginoon, dumaan ito sa mga testing. At ang nakakatuwa po, sabi ng Bible, Abraham never wavered his faith. Type mo again. Abraham never wavered his faith. Abraham never wavered his faith. Hindi nag-alinlangan. Ano ba? Mas magandang i-type yun. Tagalog na lang para mas maganda. Hindi nag-alinlangan.
Diba? Walang doubt. At ganun ho dapat ang faith natin. Hindi tayo nag-aalinlangan, hindi tayo nagda-doubt. Dahil, kapatid, may faith ka. Dalawa lang naman yan eh. Pag wala kang faith, meron kang fear. Pag wala kang faith, fake yan. Diba? Kaya, mga kapatid, importante, importante po. Dalawa lang po ito, mabilis lang po. Faith, lagay niyo ba yan? Pangalawa, believe. Ano ibig sabihin ng believe? Believe means to be persuaded. To place of confidence. To trust. Ayan po, no? To rely on. Kaya, mga kapatid, itong faith and believe, magkakambal po ito. Pag may faith ka, naniniwala ka. Hindi pwedeng naniniwala ka, wala kang faith. Hindi pwede yun. Kundi, the moment you have faith, you believe. Right. And the moment you believe, you have faith in yes. God. Right? No? At ngayon, kapatid, maniniwala ka na rin lang. Maniwala ka na big time. Na. Sabi, lagay mo nga dyan, maniwala ka big time. Maniwala ka big time. Iniisip ko kasi, imagine ha, si Abraham, naniwala big time kay Lord eh. Magkakaroon ka ng anak, eh alam naman ni Abraham, baog sila, ni Sarah, di ba? No? Hindi sila magkakaanak. Barren yung kanyang asawa. Alam ni Abraham yun. Pero naniwala lang eh. Nagkaroon lang ng faith. Kaya nga, si Abraham, he was declared righteous because of his faith. Because he believed in God. Yes. Uh-huh. Hindi dahil sa, you know, mabait si Abraham, hindi dahil sa magaling si Abraham. No. Faith and believe. Gusto mo mapasaya yung promise ni Lord, faith and believe lang, kapatid. At tignan po natin kung anong klaseng believe po dito. Ang ibig sabihin po ng believe dito po, pag sinabing maniwala ka, no? Pag sinabing kanina, dapat magkaroon ka ng faith, pinag-aralan po natin. Ngayon naman, pag sinabing maniwala ka, persuaded, confidence, trust, at hindi lang po yun. Sabi ng Romans 4:21. Ang ganda po nito. Basahin natin. Ito yung ibig sabihin ng believe para kay Abraham. Okay, tayo pong lahat. Ready, go. He was fully convinced that God is able to do whatever he promised. Wow. Ulitin natin yan, ha? Tignan po natin. Ready, go. He was fully convinced that God is able to do whatever he promises. Naintindihan niyo po ba natin yan? He was fully convinced. Ano ba? Kumbinsido ba tayo? Kung hindi ka pa kumbinsido, kapatid, dapat ganito tayo kay Abraham. Yung promise ni Lord mangyayari. Ayan nga, o si Abraham, kapatid, fully convinced. Dapat ganun tayo. Yes. Walang pag-aalinlangan. I'm convinced. Totoo mangyayari to. Ba't ako magpe-pray? Kasi sasagot ang Diyos. Yes. Bakit ako mananalangin? Kasi pagagalingin ako ni Lord. Yes. Bakit ako tatawag? Kasi naniniwala ako. Lahat ng tumatawag, pinagpapala ng Diyos. Lahat ng tumatawag, pinagagaling. No? Binabago ng Diyos. Kaya please, hallelujah. Importante po, fully convinced. Fully convinced ba tayo kay Lord? Amen. At yan po ang pag-aralan natin, kapatid. Ano ba? Fully convinced ka ba? Yes. Yung fully convinced, 25 years yun. Wow. Walang pag-aalinlangan. Wow. Kaya napakahalaga po yung lumalapit ka kay Lord. Mahalaga po yung nagpe-pray. Bakit? Fully convinced ako. Hindi lang ko kapag may problema ako lumalapit sa Diyos. Hindi lang kapag maayos, pag maganda. Hindi, kahit na dumaan sa bagyo, dumaan sa problema. No, nakakatuwa po, may mga kapatiran po tayo, binaharin, natangay din yung bubong. Pero fully convinced, andyan pa rin. Wow. Talagang faithful pa rin kay Lord, di ba? Tuloy-tuloy pa rin sila. Fully convinced ka ba na kapag ka ikaw, nagbibigay ka kay Lord, alam mo, ibabalik niya, siksik, liglig, umaapaw pa. Right. No, kasi yung iba, nawala na yung kanilang generosity nung dumadaan sa mga problema. Fully convinced ka ba na kayang i-restore ni Lord lahat ng nawala sa'yo? Yes. Fully convinced ka ba, kagaya ni Abraham? Right. Si Abraham, dumaan sa lahat ng mga testing na yan. Fully convinced siya, Lord, pagka in-offer ko itong anak ko, alam ko, kayang-kaya niyong ibalik sa akin si Isaac. Wow. Yes. At yun po nangyari, kapatid. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yan ang mangyayari sa'yo. Because Abraham was fully convinced. Kayang i-deliver ng Diyos lahat ng mga promises niya. At dito po ako magtatapos. Mga kapatid, ang mga sumisikat po ngayon, mapapansin po ninyo, kung dati,
ang mga tao ngayon nasa mall, di ba? Pero nung ganito pong sitwasyon natin, ngayon ay wala naman po akong bayad dito, pero ito ang obserbasyon natin, ito nangyayari, di ba? Hindi na pupunta ng mall, hindi na pupunta ng Divisoria, kundi online, di ba? Andiyan ang Lazada, nandiyan ang Shopee, okay? Salamat Shopee. Ayan na, may pinapatunog pa, yes, no? At nagugulat kami rito, lagi may deliver dito eh. Kuya. Ano? Kala namin sa kapitbahay. Pero yun nga po kasi ang talagang uso ngayon. Talagang minsan pumipila pa doon sa gate namin dahil ang daming mga delivery, no? Na mga tao ngayon din lumalabas, pupunta pa ng mall, Divisoria. No. Type ka lang. Iniisip ko bakit sumikat ang Shopee, Lazada, at ngayon pagkagabi na, 'di ba? Parang Divisoria na ang FB ngayon, ang daming ano. Bakit sumikat ang mga online business? Sumigat yan kasi kaya nilang i-deliver lahat ng mga goods. Yes. Lahat ng order, nadi-deliver eh. Siguro, di ba, kaya tayo bago umorder, yung mga reviews muna. Nakalagay sa reviews, ay, andali lang po, isang araw lang, andito na. Napakabilis at tama, kung ano yung order ko, yun ang dineliver, no? Kaya ang dami naman, ang dami talagang tumitingin sa reviews muna bago kaya ang daming umo-order kasi kung ano yung order na i-deliver. Alam niyo po habang pinag-aaralan ko to, gusto ko pong sabihin sa inyo na kung ang Shopee, ang Lazada, online business, kaya po nilang i-deliver yung mga order. Gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong gabi, daig ni Lord ang Shopee. Yeah! Daig ni Lord yung Lazada na yun. Si Lord mas mabilis pag nag-deliver. Yeah! Si Lord, sabi nung lumapit sa kanya, Lord, hindi mo na kinakailangan pumunta pa sa bahay namin. Just say the word and my servant will be healed. Yeah. Just say the word. Yeah. Grabe po yun ha. Yun ang kauna-una ang online service. Sabi niya, hindi mo na kinakailangan pumunta sa bahay namin. Just say the word. Nung sinabi ni Lord, grabe. Ang taas ng pananampalataya mo. You have a great faith. Yeah. Mangyayari yung inaasahan mo. Right. Alam niyo kung anong oras sinabi ni Lord? Ngayon din, magaling na yung servant na yun. Wow. Ngayon din, magaling na yung servant mo. Wow. Sabi ng Bible, same hour. Nung sinabi ni Jesus, that servant is healed. Kapatid, kung ano yung bigkas ni Jesus, yun, ganong oras din. Yes. Kaya sinasabi ko, mas mabilis siya sa online service. Mas mabilis siya sa Shopee, Lazada. Kaya ho tayo nandito sa dasalan, kapatid. Yung iba sinasabing salamat, Shopee. Tayo, salamat, Lord! Dahil naniniwala tayo, yes. God is able to deliver all of our orders tonight. Yes. Lahat ng order mo ngayong gabi, gusto kong sabihin sa'yo, kapatid, kayang i-deliver ni Lord yan. Yes, lahat ng prayer request mo, kaya tama yung sinabi ni Shopee. Yes. Ano ba prayer mo? Pagtanungin ka ni Lord, ano bang order mo? Lahat ng order, kapatid, dinideclare ko ngayong gabi. Hallelujah! Amen. Kung ikaw yan, kung may order ka ngayong gabi, congratulations! Yes. God is able to deliver all of your orders, all of your requests, in the name of Jesus. Amen. Kapatid, dalawa lang, faith and belief. Maniwala ka lang, unwavering faith. Kailangan lang ni Lord yung unwavering faith mo. Kailangan lang ni Lord. Convincing ka ba, anak? Buti ba dyan sa Shopee, nagtitiwala ka? Buti ba dyan sa Lazada, nagtitiwala ka na may deliver? Hoy, ngayong gabi, pagtiwalaan natin si Lord. God is able to deliver your order, your prayer right now, right here. In the name of Jesus, Shekarababa andelebe yo, okoraba sekedere, ondelebe yekata nabasetere be yande, lebe yonderabo sekadarabahande. Si
Sige po, taas niyo po yung inyong mga kamay. I will just pray for you right now. Amen. Because God is able to deliver all of your requests, all of your orders right now, right here. Yes. Because He's able. Yes, He's able. God is able. God is powerful. Believe me, brothers and sisters. It's more than Shopee, yes. Lazada, lahat na mga online services. Mas matindi pag si Lord na nag-deliver. Hallelujah. God, right now, I pray, I decree and declare, Lord, ano mga requests, ano mga order ngayong gabi. Yes. Oh my goodness. Hallelujah. Lord, minister to your people. God, naniniwala kami, Lord. You're able to deliver. Kaya nyo, Panginoon, kaya nyong i-deliver lahat ng kailangan namin ngayong gabi. Lahat ng order ngayon na nakalista. Lahat yan, Lord, narinig ninyo. Lahat yan nakalista sa langit. And Lord, Panginoon, kagaya ni Abraham, tulungan nyo kami, magkaroon kami ng unwavering faith. Yes, amen. Magkaroon kami, Lord, ng convincing faith. Yung convince kami, Lord, mangyayari talaga kahit no matter what. Amen. Because we believe, Lord, not in our time, but in your time, yes. God. You will make all things beautiful. Not Amen. In our time, yes. But in your time, Lord. Yes. Kaya, Lord, hallelujah, aasa kami, darating talaga. Mangyayari, darating yes. talaga. Darating ang mga in order namin, yes. yung mga delivery namin, darating. Hindi yan darating sa kapitbahay namin, sa bahay yes. namin yan darating. Yes. Dahil kami nag-order yan. Sa address yes. namin, Amen. Darating yan, Lord. Dahil kami yes. nag-order yan. Yes. Lord, yung mga nag-pray dito. Yes. Huwag niyo pong biguin, Lord. Lahat ng mga may prayer request, huwag niyo pong biguin, Lord. Yes, dahil Amen. Sila po ang umorder. Sila po, sa kanila pong yes. mga bahay darating, Lord. Yes. Kaya God, salamat po. Naniniwala ko, Lord. Jesus, Lord, hallelujah. Panginoon, alam niyo po yung mga address namin. Yeah. Alam niyo kung saan kami nakatira. Kaya Lord, yes. I know you will send deliveries. Kapatid, paniwalaan mo to. I decree and declare, si Lord, meron kang mas matinding matatanggap. Yes. I-deliver niya yun sa bahay mo. Amen. Magugulat ka pa in the name of Jesus. Yes. Lahat ng kailangan mo, kapatid, i-deliver na mga anghel yan sa langit. Yes. In Amen. Jesus' name. Yes. Hallelujah. Lord, magugulat ka pa sa pangalan ni Jesus. Lord, hallelujah. Honor God, hallelujah, your servant tonight. Yes. Panginoon, alam ko, Lord, nabasa niyo lahat ng mga prayer request order namin ngayong gabi. Yes. Pagpalain niyo kami, Lord. Pagpalain niyo po, yes. Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakatutok po dito. Yes. And we bless you, Lord. Hallelujah. For the last time. Soul awaits to give you all the praise.